So magkano nga ba ang kabuuang gastos para matapos ang ganito kalaking bahay? At yung measurement niya ay ilan? Or yung ganun ba ganun? Kasi may nagtatanong kung ilan daw ang measurement nito. So watch and learn. Since hindi ako makapunta sa bukid kasi may bagyo, dito na lang ako mag... Okay. Dito na lang ako mag drive-drive. Kasi alam ko na ang pag drive-drive ay masasabi mo talaga na you drive me crazy. So, kailangan nating seatbelt for safety. And kailangan nating magsuklay para maganda ang ating beauty. Yan, kung may beauty ka. Kagaya sa akin na walang beauty. Nag-loose pad lang ang laps dye. Okay, sige, let's go. Okay, so first thing you have to do is the key. Ang problema, hindi ko alam kung saan to ipas lock. Hala! Bakit naka-on to? Naka-on ang mga ilaw. So, hindi ko pala alam kung paano i-drive ito, dai. So actually pumunta lang ako dito kasi kinuha ko yung aking supply kasi naiwan dito. Naiwan sa sasakyan kahapon, and then itong isa kong supply, ito yung dito. Service ko sa sasakyan. Kailangan ko may supply dito eh. Okay, so for this video, hindi ako marunong mag-drive. So, and since hindi ako makapunta sa bukid, ay gagawa na lang ako ng video kasi maraming nagtatanong kung magkano ang nagastos doon sa bahay na pinagawa sa akin ni Ate M. So, sasabihin ko sa inyo kung magkano lahat-lahat ang nabigay ni Ate M sa akin para budget sa ano na yun, sa bahay na yun. So simulan ko dito sa baba. So itong susi ko sa sasakyan ay nasira. Hindi ma-activate yung ganun. Kuk-kuk, ganun ba? Kaya ipaano ko pa to? Ipa-repair ko to. So, ayan. Okay, so, since nag-ano naman ako, nagtawag doon? Nag-reveal ako kung magkano lahat yung nagastos ko dito. Isasali ko na lang din ang lahat-lahat. So, this is my... Ito yung lupa ko. Galing talaga ito dito sa highway. This is the highway. So highway po yan dyan. Tapos, ano lang siya. Very maliit lang siya na lupa. So yan yung bahay nila ni tatay. Yung doon sa kabila. Tapos, dito yung... Ito yung bahay nila ni tatay at ni Nanay Perling. Tapos, nandito yung... Ito yung Muhon or di ang tawag dito. Muhon ba yung boundary? So ayan yung dyan. Ano lang to? Ang kabuuang land area nito is 565, I think. So 565 square meter. So hanggang doon talaga yan sa highway. Maganda. So meron na yung gate, yung pinagawa nila ni Nanay Perling dati. So dyan kami lalabas. So ano na yan, parang ginawa ko na siyang Kumo na gate. Kasi sila si Nanay Perling, meron silang sasakyan, dyan din sila lalabas. So yan yung aming sasakyan, yan. So yan yung aming parking lot, and ito yung hagdan, paakyat. Okay, so let's go. Habang sasabihin ko sa inyo kung magkano lahat-lahat ang nabigay ni Ate Ems para sa bahay na yan, which is nandun sa tuktok. So from here, that is the
That is the Hagdan papunta dun sa taas. So let's go. Are you go? Let's go. So let's go. So meron pang mga natitirang ano dyan, mga haloblock dyan. Subra yan, pero magagamit ko pa yan in the future. Kasi ang next kong project will be, gagawa ako dito ng, yung parang abakod para ma-prevent yung lupa doon sa baba. Kasi nga, pag umuulan kasi, yung mga lupa kasi ay pupunta dito. So, ang gusto kong mangyari is, gagawa ako dyan ng bakod. Bakod ba ang tawag doon? Basta yung matibay na bakod to prevent the lupa. Kasi maliit lang talaga yung lupa ko from galing dyan, papunta dyan. Dyan lang. Tapos, straight na yan papunta doon sa taas. Oo, papunta doon sa pinakabahay. Okay, so let's go. So, akyat na tayo, Dai. So, dahan-dahan lang tayong akyat, no? And that is our parking lot. So, maliit lang siya. Pero ang kagandahan nito hanggang doon sa taas. So, that's the highway, no? Diyan ako galing. And then, papunta sa taas. Oh, that is the Hagdan. So, yung Hagdan na yan, ang nagpagawa niyan, si Ate Ems pa rin. So, itong lupa na to, sobrang maliit lang talaga siya. Papunta doon sa taas. So, from there, sa bahay ni Nanay Perling, tapos ito, yun, hindi ko lang alam, basta sobrang liit lang niya. Yung mataas siya, papunta doon sa taas, pero maikli. So, paano ba siya sabihin? Mataas na maikli, I don't know. Basta, yun yung ano. Okay? So, nandito ako sa gitna, galing sa baba. Galing sa baba, yan, ito yung pinakagitna. And itong pagkagawa ng ganito, ng handrails, is talagang matibay. Sobrang tibay. And thank you so much sa mga gumawa nito. Siyempre, sila si Tatay Junior, sila si Levy, si Leo, si Pidpid, and si Boss Stephen. So maraming salamat because they helped me throughout the way. So ano ko na lang, ito ipapakita ko na lang lahat-lahat kasi tapos na, since tapos na siya lahat, and then para malaman ninyo. Pero yung budget nito, yung Hagdan, at budget doon sa pinaka main house ay separate. Yes, Day. O, diba? Ito yung pinaka, yan yung pinaka tuktok. And then, and then, paggabi, ay maliwanag na dito kasi pinalagyan ko na din ng solar. Yan yung solar para maliwanag. At from here, kitang-kita na natin yung pinaka-main bahay kubo. O, diba? So, thank you so much sa inyong lahat. Especially sa social media. Kasi kung wala yung social media, hindi mapapasa akin ang bahay na to. Because of social media, nakilala ko ang pamilya ni Ate Ems at ni Kuya Del, kung saan sila po ang nagbigay sa akin ng property or yung bahay na to. So yan yung aming garden, very safe na yan. Okay, so let's go na papunta sa taas para doon ko nasabihin yung magkano talaga, magkano lahat yung naibigay ni Ate M. So see you papunta doon sa taas. So from here, kitang kita mo yung pinaka main bahay kubo. Talagang simpleng-simple lang na bahay. Pero ang masasabi ko, I love my bahay. Tapos yan yung ating hagdan galing sa taas, galing sa baba. Tapos that's the highway and that is the dagat.
So dito ako dadaan. Actually, ang daanan paakyat, dalawa. Itong this one, dyan, yan, itong kalsadang ito. And then doon sa kabila. Doon sa kabila, pwedeng dadaan doon. Pero pag doon ka dumaan, medyo maputik. Lalong-lalo na ngayon na maulan. So dito na ako dadaan. Sa kalsada. Pero ang kalsadang to, hindi makakaakyat dito yung four wheels. Kasi sobrang tarik. Very matarik. Oo. Bangin, para siyang bangin day. Ang makaakyat dito is yung ano lang, yung motor lang. Pero pag maulan, madulas, hindi din pwede makaakyat ang motor. Yes, doon. So that is our garden. So ito yung kabuuang view sa front ng bahay. Tapos nagpagawa na rin ako dyan ng dirty kitchen. Kasi nga, para makasave kami sa pagluluto sa panggatong. Maraming ano dito eh. Maraming kahoy dito. So, yung dalawang ina ko ay dito na sila, dito sila magluluto. Kasi wala man silang ibang gawain kundi magluto lang at mag-garden. So yan lang po yung mga ginagawa nila dito sa aming bahay. So yan po. So ayan, ito yung front yard kung saan napaka-relaxing dito, lalong-lalo na po sa daytime, nighttime, anytime. Ang ganda dito, day. Kasi talagang napaka-refreshing yung hangin kasi galing sa dagat. Okay, so dyan ako madalas tumambay sa aking veranda. So ayan, so doon ko sasabihin, dyan, uupo ako dyan, kung magkano ang kabuang gastos na nabigay ni Ate Ems para sa bahay na to. At magiging totoo, maisa katuparan ang, actually, wala naman talaga akong plano na magkaroon ng ganitong bahay. Pero dahil mabait si Ate Ems, at talagang niregaluhan ako ng ganito. So sino ba ang hihindi? Diba? So this is a blessing. Kaya, of course, thank you so much Ate Ems. So dito muna tayo sa likurang bahagi, no? So itong, hanggang dito lang yung ano, yung lupa ko na to. Hanggang dito, tapos hanggang doon din sa kabila. Sobrang ano lang to. Sobrang liit lang talaga niya. Tapos, hanggang dyan, oh, hanggang dito hanggang dito lang talaga siya, dito nandito yung yan yung, that is the boundary. So yan yung aming kitchen, tapos this is the likod na part. So ito yung likod na part ng aming bahay, Kobo. So meron na yang ano diyan, meron na yang solar. Hindi maliwanag na to pag gabi. Tapos hindi ko pa na natapos yung, kasi nga yun, kailangan ay close yan diyan yung likod na part. So next year that is my project. So that's it. So let's go sa, so pag galing ka namang likod na part, yan yung makikita natin. Diba? This is the entrance door. Welcome to our munting bahay, Kobo, na very, very matibay. So yung mga security guard namin, ang bilis naming napaamo ang mga aso na yan. Hindi sa amin yan, pero talagang ang bait nila. So dyan sila natutulog pag gabi. That is the veranda. Dyan ako madalas tumambay. And let's go, papasukin na natin ulit. Again and again. So basically yung bahay namin kompleto na, no. Ang kulang na lang dyan is mga bangko. So meron na kaming altar. So yung ano dyan, yung mga bangko na yan, ay huwag kayong mag-alala. Kasi may mga bangko na kami, pero kasya lang sa aming tatlo. So yan, hindi ko na lalagyan yung mga bangko dyan kasi maliit lang yung space.
yung bangko ay ilagay ko sa labas. So that is my project, that will be my project next year. Okay, so hintay lang kayo. So meron na kaming syempre refrigerator para ma yung mga food namin ay ma-preserve. So yan yung paakyat, yun yung aming kusina. Kompleto na yung aming kusina, dai. Meron na ang importante, meron kaming shilane at kaldero. Meron kaming mesa. So ayan po yung aming security guard. 'Di ba? So yan, simpleng buhay, simpleng bahay. Aakyat na tayo sa aming kwarto. Isang kwarto lang yan, pero kasya lang sa amin. Kasi kami lang talagang tatlo. So this is our room. So medyo arrange na yan kasi inarrange ko na yan, dai. So inarrange ko na yan and maaliwala siya, dai. Gusto ko yung ganyang kulay. Green talaga ang gusto ko. And yellow and green is a very good combination. Plus, light brown, diba? Okay, so, yan, ano pang pakita namin. So, ayan po. Maliit lang talaga yung ano namin. Sobrang, yung space is not spacious. Pero, very good. So, this is the, kung lalabas tayo dyan na door, that is the veranda area. That is the best location for overlooking. So meron na tayong Christmas parol, Christmas lantern, Merry Christmas. And then patuloy akong mag voice over on the next slide kasi nga i-reveal natin kung magkano nga ang nagastos dito sa bahay na to. Okay? Abangan nasa susunod na video. Okay? Mwah. Okay, so ito na po ang sagot sa lahat na nagtatanong kung magkano ang nagastos dito. Okay, meron akong sinasabihan na iba kasi yung iba talaga is gusto nilang malaman kailan yun. Actually, mag-video sana ako pero ngayon ko lang naisip na mag-video ako. Kasi nga, wala na akong maisip dahil. Kasi nasa bukid na sana ako because yung plano ko sa bukid, kaso lang, hindi natuloy yung pagpunta ko sa bukid kasi may bagyo. So ito na lang yung naisipan ko na gagawa ko ng video. Okay. Ang initial na budget na binigay sa akin ni Ate Ems is 150,000. Kaso lang yung 150,000 na yun talagang kulang. Tapos sinabihan ako ni Ate Ems na huwag kang mahiya Ate Cha kung kulang yung initial budget na 150,000. Kasi alam naman talaga nila na kulang. Kasi nga, sa panahon ngayon, mahal na yung mga, syempre, yung labor. Mahal yung labor at yung, syempre, yung mga gamit, mahal din. At yung paghakot. Kasi nga, itong lugar dito, or itong location is medyo, kailangan mo pang hakutin doon from the highway. At, mahirap dito kasi nga paakyat. So mahirapan yung gagawa. So yun yung sabi ni Ate Ems na for mahirapan yung maghakot. Syempre yung maghakot, yun na yung gagawa, which is sila si Tatay Junior, si Libby, si Pidpid at saka si Stephen at meron pa silang kinuhang iba na ginawa nilang assistant. So yun, 150,000 ang initial budget pero kulang talaga yun. So nagdagdag ulit si Ate Ems ng another 150,000. So 300,000 na. Sa 300,000 na yun kulang pa. Nagpadala pa si Ate Ems ng 50,000. So ang lahat-lahat ng pinadala ni Ate Ems is 350,000. Sa ano lang yun? Sa yung lahat na, yung lahat ng tiles, lahat basta lahat ng gamit ng bahay. Lahat ng yung ano ng bahay ba? 350,000 yun. And then hindi pa kasali yun yung kurente, yung tubig, at saka meron pa akong nagdagdag. Basta sa 350,000 ni Ate Ems, nakadagdag pa ako ng 30,000. Oo, para sa kurente at saka sa tubig. So ibig sabihin, almost 400,000. Okay, so sa bahay lang po yan ha. At saka kurente at saka tubig. So almost 400,000. Siguro 400... Pero yung sa likod na part hindi pa yung tapos. Ako na ang tatapos noon. O sariling pera ko na po kasi ang wala yun sa plano eh. Ang plano ko kasi yung pagkatapos kasi nito lahat, doon kasi is open. So
ayaw ko nang open doon kasi syempre nasa likod na part. So pinauna ko na siya, pinalagyan ko na ng mga hollow block doon para close. So ayun, close na ngayon pero kulang pa siya kasi gusto ko is yung parang ano ba, yung parang galing sa baba papuntang taas or papuntang itaas ay talagang close siya na hindi madadaanan ng tao. So ngayon hindi naman siya madadaanan ng tao kasi meron naman siyang hollow block, pero gusto ko talaga is ano yun, pero next year ko na project yun. So yun, almost 400,000 ang gastos nito. Hindi pa kasali yung ano, hindi, iba ang budget doon sa hagdan. Yung hagdan na yun is nagpadala si Ate Ams ng 25,000 sa hagdan, pero yung 25,000 na pinadala na niya ay dinagdagan ko pa kasi kulang yung ano, yung 25,000. Okay? So alam niyo na. So mag-prepare kayo ng 400,000 para sa ganitong bahay. So depende yan kung gaano, kasi nga yung 400,000 or yung almost 400,000 na gastos ni Ate Ems dito, kasali na po yan yung labor. Oo, yung bayad sa gagawa. At syempre, depende kasi yon sa distansya sa yung, kasi syempre hakutin mo pa, 'di ba? So mas malaki yung gagastusin mo kasi nga yung time ng paghakot, syempre ano yon, haba pa yon. So syempre basta haba yung ano, yung babayaran mo sa labor. So yun. At saka sa mga nagtatanong pala, yung house, yung size ng bahay is, this is 16 by 14. So yung dalawang ano, yung dalawang, yung ito kasi parang dalawa to eh, ganun, 8 tapos 8 din doon, so 16 ang lapad papunta doon, and then papunta naman doon yung length, yung taas is 14. So yung lapad niya is, yung lapad is 16, tapos yung taas is 14. So 16 by 14. Okay? So I hope naliwanagan kayo. And yun po. It is. So magkano? Almost 400,000 pesos. Thank you so much. Ganito kasimple yung bahay, no? Pero talagang malaki ang ano, ang ang gagastusin kasi mahal yung mga ano, dang, mahal yung mga parts. Thank you so much. Thank you to Ate Ems and Kuya Dels. We love you. Merry Christmas.